Ako po ay magpaparaffle. O, di ba na ay? Wa. Okay, magpaparaffle po ako ng mga item na ganito. Okay, good morning po guys. Ipapakita po namin sa inyo kung paano po minimina ang marmol po sa aming lugar. Nasa tabi lang po siya ng kalsada. Ayan po. Nakikita niyo po yan. Ang dami-dami po yan. Okay, so dito lang po siya kinukuha. Sa bundok. Ibig sabihin po, kahit po itong lugar na inaapakan natin, ay puro po yan marmol. Lapit po tayo para makita po natin. Ayan po siya. Ayan po yung mga marmol. Yung bundok sa aming lugar ay puro po yan marmol. Ayan. So, eto na po siya ay hinukay na po yan gamit po ang backhoe. Actually, pwede siyang hukayin ng mano-mano. Pero syempre po, para madalian, ginamitan po siya ng backhoe para mas madami at madali po ang pagkuha. Lapit tayo doon. Lapit tayo, lapit. Ayun. Ayun, aakyat tayo para makita natin kung gaano po karami yung deposito po ng marmol sa aming lugar. Lapit tayo, lapit. Lapit pa ng konti, lapit pa. Ayan. Ito po yung backhoe ginagamit sa paghuhukay po ng marmol. Ito po siya. Ayan. Yan na po yung mga nahukay po ng marmol at marami pa po yan. Kung siya ay huhukayin po, ilang taon pa po ang aabutin yan bago po yan maubos. Ito po ay isang parte lang ng lugar sa Romblon. Marami ba po ang lugar kung saan may makukuha pong marmol. At iba-iba po ang kulay niya. Merong mga kulay na puting-puti. Merong dilaw. Merong green. Depende po sa lugar na pinagkukuhanan. Okay, so ano naman po ang mga produktong ginagawa galing sa marmol? Pupuntahan po natin ang mga lugar na yon. Tara! Okay, so dito muna tayo sa planta ng marmol. Makikita po natin dito kung paano po ginagayat yung malalaking marmol. So, ito po yung planta. Yan, ayan po siya. Wala pong pasok ngayon kasi holiday. Ayan. So, ginagayat po yan para gawin pong mga marble slabs. Yan. Excess muna ko lang. Mapicture-picture lang. Ayun, ito po yung mga marble slabs. Binabiyahe po yan sa ibang lugar. Yan, kita nyo, ang dami po yan. Marami yan, marami. Ayan. Okay, salamat po. Napaplay yan? Mm-hmm. Picture nyo. Yan po, sa tabi yan, tabi lang po ng kalsada. Kung yan po ay hukayan ay puro po marmol yan. Yan. Ito. Yan, puro po marmol yan. Nasa tabi lang po talaga siya ng kalsada. Pinagpala po ang Romblon. Yan. Ayan po, yung mga marmol sa amin. Nasa tabi lang ng kalsada. Yan. Tingnan natin. Marami po yan. Kung yan po ay hukayin, nako, maraming maraming marmol po ang makukuha dyan. Tingnan natin hanggang sa kabila. Yan, mga marmol lahat yan.
dyan, mga marmol. Ayan. Ayan. Ayan pa siya. Sige, videohan mo. Videohan mo yung mga marmol na yan. Ayan. Ayan. Ayan, mga marmol lahat yan. Ayan pa, ayan pa. Ayan pa siya, oh. Ayan po, yan yung mga hinukay na ng marmol. Ando doon po yung mga puti po na yon. Ibabiyahe po nila yan. Nakakarating po yan ng abroad. Japan. Kasi ginagawa yan panghalo sa paggawa ng toothpaste. Toothpaste. Papidyo yan? Ito, ito mga pader na ginagawa po para protection po sa mga gumagawang lupa. Gawa din po yan sa marmol. Matibay po yan kasi halos dikit-dikit po ang paglalagay po ng mga marmol. Sigurado kang doon nakatutok yan. Okay, ilang. Daanan natin dito yung dalawang baboy. May dalawang baboy dito eh. Ayan, nakikita nyo po yung dalawang baboy na yan. Ayan, yung dalawang baboy po na yan, marmol po yan. So, ibig sabihin po, ang lugar po nito ay baboyan po. Isa po siyang piggery. Ayan, ito po yung product po, isa po sa product ng marmol. Papansin nyo po, kahit gaano pa po katigas yung marmol, wala po yan sa galing ng mga taga-Romblon. So, ayan po siya. Ayan. Lupit. Malulupit. Malulupit. May mga bata ditong kumakain. Okay, so andito po tayo kung paano po siya ginagawa. Ito, wala pa pong korte yan. At ito po, yan. Ayun. Diba? Hindi pa po yan tapos. Ganito po kagaling yung mga taga-Romblon. Kahit gaano pa katigas yan, wala yan sa talent ng taga-Romblon. Diba, Vlad? Diba? Yan, ito po. Sinisimulan ko lang po kung paano po gawin yung stock mo po. Ito, may tinitira na si Manong dito. Yan, pansin mo lang. Meron dito mga urn. Ito po ay hindi man po yata ito ngayon yung mga urn na kapag ikaw ay namatay at ginawang abo, dito ka po ilalagay. Ayan po yung finished product po na.
Mga ilang araw yan bago matapos? Walang kadlaw. Ha, dalawang araw lang. See? Wala yan. Kahit gaano pa katigas yan, dalawang araw lang yan kay Mano. Okay po, salamat. Medyo kung dito, tapos... Ayan, may isang dragon po dito. Tingnan nyo yung kulay niya. Pinaghalong... Golden. Oo, golden po siya. Golden. Ayan, malupit yan. Pag ito ay nabili, mga mahal to no, pag nabili no? Abot yan, 3,000. Oh, ito po ay 3,000. Dito lang po yan. Pero pag yan po ay nakarating po ng abroad, nako. Oh, talagang tumataginting po yung presyo niyan. Mahal po yan. Talaga. Baka makapasyal po kayo sa Romblon. Ito po ay for sale. For sale po ito. Kakausapin niyo lang po si Mano. Yan. Siya lang po kakausapin niyo kung magkano po yung presyo po niyan. Dapat ito. Okay. Yan, meron pong elepante dito. Ito yata ang ginagawa nilang bantay. Yan. Ay, bibisita po ko sa loob para makita po yung ginagawa natin. Ito po ay kabaro ko po ito. Tingnan nyo, ayun. Yan po yung ginagawa niya. Ayan, pansinin nyo lang ha. Ayan. Okay. So, ito pa. Tingnan nyo sa loob. Marami. Marami po. Ayan. May elepante, may aso. Saka, ayun, ang ginagawa niya po ay mga yung ginagilalagyan po ng pangalan. Yan po siya. Ano? Ang tawag dito? Bamboo bar. Ano? Bamboo bar. Ayun, yun daw po. Okay, dito naman tayo sa isang bahay. Marami po ditong naka-display. Andito, mayroong mga dragon. Yan. May mga dolphin. Meron pa pong aso. Okay. Dito sa kabila. Ayan po siya. Ayan. Kung kayo po ita-travel ng Romblon, madadaanan nyo lang po ito sa gilid ng kalsada. Pero mamaya po, may pwesto po ito sa bayan. Titingnan po natin. Lahat po ng finished product ay naka doon po nakalagay. Ayan po siya. Meron pa pong isa dito. Nandito yung lugar niya. Yan, iba-iba yung inaano niya, iba-iba. Meron siyang slab. At meron din siyang, ayun. Meron siyang, ayun, may, ano to, mga isda. Ayan po, yung kanyang pwesto. Ito po kung yung tabas po ito ng marmol, kaya po siya tinabas ng ganyan. Kasi sa ganyan pong korte, ang dami po niya magagawa, iba-iba po. Kaya ganyan po ang tabas niya. Ayan, meron dito isang pwesto. Ayan, walang tao. Siguro kumain po muna si Manong. Ayan, meron ditong leon. Ayan po siya, nakatayo na. Ayan, ano to? Oh, ang laki. Malaki po siya. May isang leon pa rin po dito. Ayan. Manang pa video po ako ha. Para po makita natin yung mga product po natin. Nagbablog po kasi ako. Ayun. So, andito po. Kung mapapansin nyo, sobrang dami po dito ng product ng marmol. Ayan po siya. Iba-iba. Ayun. Sa loob. Papasok lang po ako ng konti manang. Ayun. Ayun siya. Ang dami. Ang dami dito. Ito, ayan nga pong tawag dito. May pangalan. Table bar. Table bar. Yan, ayan po. Kalimbawa po, ikaw ay doktor, attorney. Ito po, di magpapagawa ka lang dito ng pangalan mo. Sila po bahalang tumira. Magagaling po mag-ukit ang mga taga-Romblon. Ayan. Ang dami dito. Ayun pa rin, zero sa loob. Meron pa dito? Ay, ayun. Teka, pasok tayo, pasok. Ayun, meron pala dito. Tingnan nyo po. Mga finish. Mga finish product na to, no, ate, no? Finish product na. Ito. Ayan, ang dami niya. Ang dami. Ayan po siya, ang dami. Ang dami niya. Ito. Ayun.
dami. Mamaya po sa bayan, titingnan natin yung pinaka-pwesto po niya. Doon pumupunta yung mga tao kapag sila po ay bumababa saglit ng barko kapag sila po ay babae papuntang Manila. Okay. Okay. Te, salamat po. Yan, ito po isa po to sa pinamalaking pagawaan po ng mga estatwa po galing sa marmol. Marami pong umu-order dito at nakakarating po ito ng ibang bansa, abroad po. Pasok tayo sa loob. Yan. So may ginagawa silang letter, malalaki. Malalaking mga letter, siguro may umorder po nito. Ayan po siya. Okay. Yun, meron ditong nakahiga, malaki to. Malaki, mahal to sigurado. Malaki, meron dito nakatagili din. Nandito rin siya. Ayan. Okay, so meron pa tayo dito. Meron ditong nakatagili din. Merong nakatayo. So ayan po siya. Meron ditong mga maliliit. Mga maliliit. Ayan. Nakikita niyo po ito sa pelikula. Yung mga imahe po na ganito. Ang daming dolphin dito. Mga dolphin maliliit. Ito dolphin din. Andito na naman siya. Andito na naman. Ito mga dolphin din. Okay, so meron pa dito. May Buddha. May Buddha rito. May Buddha. May Buddha. Okay. So, ayan po siya. Okay, lipat naman tayo. Ang ganda ng pagkakagawa nito, oh. Dalawang dragon. Tapos meron ditong ano to? Babae na mahaba ang buhok. Babae ba to? Okay, ang mukha niya. Yun. Okay. Ang laki mo. Mahal to sigurado. Destination na po natin to bago po tayo pumunta ng bayan sa mga pwesto po. Ito po siya. Ayan. So meron din pong gumagawa niyan sa loob. Hindi na siguro tayo papasok. Okay. So diretso na po tayo ng bayan. Guys. Okay, so andito na po tayo sa bayan. Bibisitahin po natin isa-isa ang mga tindahan dito. Ayan. Ito na po yung isang pong pwesto dito. Papavideo kami ko na para makita nila sa internet. Ayan, lahat po ng ginagawa nila sa bukid ay ito po yung bagsakan. Kung kayo po ay sasakay ng barko, pwede kayo sumaglit dito pababa. Ang dami po nyong makukuha dito. Ayan, hindi pa tayo sa kabila. Ayan, andito po. Marami yan. Marami, kung gusto nyo ng mga souvenir, baba na kayo ng barko, marami kayong makukuha dito. Ayan, ang ginagawa nyo po manong, yan po ay, okay, keychain. Keychain po siya. Okay. Eto. Kabila.
Yan, sobrang dami. Ayun. Ang dami po yung pagpipilihan kung kayo po ibibili dito. Hello po. Maraming marami. Mura lang po dito ang mga bilihin kung gusto nyo pong sumaglit. Basta po kayo ay nasa barko at bago kayo dumiretso ng Maynila, pwede po kayong dumaan. Hindi pa tayo sa kabila. Yan. Ito pa. Yan. Ito po yung mga pwesto nila. Ang dami po. Kalang manong saglit lang. Ito, hindi pa tayo sa kabilang pwesto. Ayan. Ito rin po siya. Ito rin. Sobrang dami. Tawa lang po kayo dito. Ganito. Ganito. Et maganyan, maganyan. Ano maganyan ito kalaki? E magkano? 900 po. 900. Kapag yan po ay binili niyo po pag nasa Maynila na mas sobra pong mahal. Kaya dito po talagang mura-mura, affordable. May mga itlog po dito, ang cute. Sige po, thank you. Ayan. Ah, ako po ay magpapa-raffle. Diba na? Okay, magpaparaffle po ako ng mga item na ganito. Actually, maliliit lang po siya pero isa na po itong kasiyahan kung makatanggap po tayo. Okay, marami po dito. Pwedeng elepante, pwedeng dolphin. Okay, so pwede pong ganito, lovebirds. Pwede pong manok. Ito, nakikita nyo po yan. Pwede po ganyan. Kayo po ang pipili kung kayo po ay mananalo. Pipili po ako ng 10 subscriber ko na mayroon po chance ang manalo. Pero ang papapanalo naman po ng isang subscriber po ay dalawa. Pwedeng isang dolphin o kaya isang ganito po siya. Okay po. So paano po tayo makakasali para manalo po ng ganito? Pakita natin yung gusto. Okay. So ulitin ko po, exclusive lang po yung raffle natin sa subscriber. So kung kayo po ay magsasubscribe, pindutin niyo po yung notification bell para lumapas po ang inyong pangalan. Okay po, kasi hindi po kasi lalabas yung pangalan kapag hindi po pinindot yung notification bell, hindi po kayo makakasali. Pangalawa po, sometimes kasi iba yung pangalan ng vlogger. Hindi malalaman yung tunay niyang pangalan. So ang ibig sabihin, kapag kayo po ay sasali at kayo po nag-subscribe, isulat nyo po sa comment section yung inyo pong buong pangalan at tunay na pangalan, pati po yung address para po maipadala namin kung kayo po ay sakaling manalo. Ulitin ko po ah, dalawang item po ang pwede nyong mapanalunan. Dalawa. Ibubola po natin siya pag nanalo ka. Ikaw ang pipipiliin ko. Basta po siya ay dalawa. Batch! Okay. So, ang tanong, sir, how about can abroad you are in, for example, you are in the US. Actually, sir, ma'am, you are also included in my raffle. In case you got lucky, just tell how these items will reach your destination. Okay po? Okay. Pero ito po yung raffle po natin, hindi na po kasama yung taga Romblon. Marami naman po kasi ito sa Romblon, no? Huwag magtampo yung taga Romblon, ha? Baka. Okay, sa tagalabas lang po tayo. Okay po? Okay, so good morning. Okay, so marami po dito. Ayan, marami. Dito po, oh, yan, malalaki. Ito po yung sinasabi kong finished product na doon sa bukid at dito po yan lahat dinadala. Ayan. Nagaganda.
ito mga swan, itong mga cross, at saka ito pong nasa taas. Ayan. Ayan. Sige, tingnan natin isa-isa. Yun. Ayun, may mga elepante, may mga baboy. Ayan, Nerilo. Ayan. Ito, meron po ditong lagayan po siya ng ballpen. Maganda po itong panregalo kung kayo pa ay may trabaho. Regalo nyo sa boss nyo. Ayan. So, tulad po ng sinabi ko, malapit na kami sa pier. So, kung kayo bibili po ng mga souvenir o panregalo, saglit kayong bumaba, pwede kayo makapasyal dito. Murang-mura lang. Okay, salamat to. Sige ka. Kay Rio Manonggay at Saramblomanong Vlogs. Tiyaga lang, aangat din tayo. Ito, bagong lagay lang po yan. Uy! Sino po? Kung kasama ko ay pa puro chat, puro text. Ang daming ka-chat. Ang daming ka-chat. Okay, so ito po talaga yung pinaka symbol ng Romblon. Ayan, eto po siya. Ayan, I love Romblon, the marble capital of the Philippines. Eto po siya, yung traditional po ng Romblomanon. Symbol po sa amin yan, siya po ay nag-uukit. Okay. So, salamat po sa inyo pong pag-subscribe sa aming video. So, sana po makapasyal po kayo sa amin. Okay, salamat po. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ito pa nga.